Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. So ang topic ngayon, Liza Soberano and Nanay Christy per minute. Lalo na kung kakaunti dumidepensa. Tapos unreasonably harsh, foul, and unfair yung pag-atake sa kanila. Ni Christy Fermin. Yan yung prototype ng mga haters ni Liza Soberano. Hindi naman uso yan sa ibang bansa yung mga Latin na yan. Sa Pilipinas na yung uso. So, ibig sabihin, Pilipino cheat. Sarap i-demanda ng mga to eh. Talagang she is taking the role of OG's pitbull. Yung attack dog. Very seriously. Without her 60% commission management team. Si Liza may sabi niya na, hindi ako ha, sabi niya 60% yung binabayad niya sa management team niya at 40% na lang napupunta sa kanya. Disclaimer yan, lakas makabobo, totoo lang. Hindi naman ang hihingi yung ABS-CBN ang magbayad ng utang na loob si Liza, right? Malakang utang na loob, malakang utang na loob, malakang utang na loob. O, tanong mo sa kanila, okay, sige, magbabayad si Liza. Ano bang definition ng utang na yan para mabayaran ni Liza? Oh, ang mahirap yung utang na loob. Walang presyo yun. Walang mismo. Hindi mo matitimbang, hindi mo ganon. Walang tapat na kahit ano. Ang tanong dyan, paano mo babayaran yan? Paano babayaran ni Liza ang utang na hindi matimbang? Ang utang na walang presyo? Tao? Hindi, hindi. Hayo? Hindi. Masusukat? Hindi, hindi. Malaki? Oo, oo, oo. Matitimbang? Hindi, hindi. May presyo ba to? Wala, wala, wala. May katapat? May katapat? Wala, wala. Walang katapat. Kahit ano, walang katapat? Wala. Kailangan mong bayaran pero hindi mo mababayaran? Oo, 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 oo. Kayo na, maging Liza Soberano. Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Welcome to the second episode of Tara Kape. Tara Kape! We're discussing immigration laws to Liza Soberano. Ang layo ng tinalon ng diskusyon. Rebranding. Utos yan ng aking bagong management. Ang fearless. Hindi careless. Pero hindi naman ganun kalayo yung pagtalon kung kakilala niyo ako. Kasi if you are a lawyer, you should have legal advocacies para makatulong ka sa society. So at least kahit isa, meron ka dapat na cause na ipinaglalaban. And sa akin, ang malapit sa puso ko, bata, tsaka mga kababaihan. Kasi dalawang anak ko, parehong babae, misis ko, babae, sure ako doon. Nanay ko, babae. So, yung mga pinakamalalapit sa puso ko, kababaihan sila, tsaka mga bata, yung mga kids, yung mga anak ko. So, it's defending women and children for me. Kasama dyan yung standing up for women and children being targeted by haters and bashers online. Iniisip ko nga, sana sinimulan ko na to mas maaga pa yung nung time pa na pumutok yung issue kay Maggie Wilson, 'di ba? Imbis na magsimpatya sa kanya yung mga haters. Parang binash pa siya na social climber, pasosyal, puro ano lang ang material na bagay lang ang hanap. Kawawa. Or even earlier this year or this past month, si Pokwang, 'di ba? Move on na, move on na.
hindi nyo naman naintindihan yung pakiramdam nung babae. Anyway, defend natin sila, lalo na kung kakaunti dumidepensa. Tapos unreasonably harsh, foul, and unfair yung pag-atake sa kanila. No, sabi nga nila, haters gonna hate. Pero syempre kailangan na labanan mo sila. So you might ask me, attorney, anong ibig sabihin nyo na unfair or foul and harsh yung mga atake? Oh, panoorin nyo yung ano, yung Showbiz Now na ni Christy Fermin. Oh, yan yung prototype ng mga haters ni Liza Severano. Sabi niya, hindi naman uso yan sa ibang bansa yung mga Latin na yan. Sa Pilipinas na yung uso. So, ibig sabihin, Filipino cheat. You see? Oh, wala, wala naman sinabi si Liza na cheap ang mga Pilipino. Right? They put words in her mouth para magalit ang mga tao sa kanya, di ba? Oh, anong akala niya sa amin? Cheap tayo? O doon na lang siya sa Amerika? Sarap i-demanda ng mga to eh. Di ba? Oh, parang araw-araw laman ng show ni Nanay Christine nila, si Liza. Talagang she is taking the role of OG's pitbull, oh, yung attack dog, very seriously. Oh, future episodes papakita natin kung paano si OG Diaz nagkakalat ng chismis for ano kay Liza. May method to his madness. And anak pa man din yung tao niya sa akin. Si Liza at saka yung mga haters niya. Ang with her nanay. The mother of all haters of Liza. Ang kanilang nanay, Christy. So, ang topic ngayon, Liza Severano and Nanay Christy per minute. Tara, kape! Let's have coffee. Let's yan, yan na naman ang jingle ng ating vlog. Mahal bayad natin dyan. $1. Oh. Oh, paldo yung ating management. Ang fearless. Part ng ating rebranding. Sinasabing ingrata ng bayan. Si Liza Soberano. Oops! Ho! Pangalan si niya. Ho. Nawala na sa market. Ayan na. Hindi, yung ho, wala na talaga sa merkado. Nakoy, nanap ko pa nga yan eh. Pero wale. Kawawa yung bata. Binubuyo nila yung mga tao na magalit doon sa bata. Nang ginawa lang naman, nagsalita for 14 minutes tungkol sa nararamdaman niya. Oh. Tapos sa uli, eh, nakalimutan magpasalamat. Oh. Wala nang utang na loob. Sinasabi nila, they want Liza to succeed. No? Oh, good luck. Sus. Maniwala ka. Sa future episode, I'll show you paano naman yung modus ng show ni OG Diaz. How they undermine Liza's plans, no, for her career. How they plant doubts, no. How they mock yung Liza's ability to do things on her own without her 60% commission management team. Si Liza may sabi niya na, hindi ako ha, sabi niya 60% yung binabayad niya sa management team niya at 40% na lang napupunta sa kanya. Disclaimer yan, hindi ako nagsabi niyan. No, I'm just quoting Liza. Oh, it was defamation, slander, libel, na demanda. Pag lawyer ka, ganyan. Pag everything you do, no? Disclaimer, all over. Kasi hindi tayo parang palengke dito mag-usap na kung ano lang gusto sabihin, pwede. Pero ang sinabi ni Liza, parang sinasabi niya na dito lang sa Pilipinas, ano? Parang ibig sabihin yung mga Pilipino, cheap. Itong si Christy Fermin, ano? Grabe. Pinanood ko yung ano, pinapanood ko yung show nila dahil yung misis ko, fan siya ng mga chismis. Yung Showbiz Update ni OG Diaz, tapos Showbiz Now na ni Christy Fermin. Pinapanood ko yun. Lakas makabobo. Totoo lang.
baryotic yung thinking nila doon. O, masyadong backwards. May masabi lang. Parang feel ko itong mga to naniniwala pa sa mga kapre, manananggal, nuno sa punso. Masyadong backwards sila. Pero yun na yung kinalakihan ni ng nanay Christine nila, di ba? Ilang taon na yan sa showbiz. So, anong gusto nila? Singilin kay Liza. Utang na loob. Utang gusto na loob. Magbayad ng utang na loob. Utang na loob. Si Liza, bayad siya kay OG, sa ABS-CBN, sa Star Magic, o kay Enrique Hill. Sila yung nagiging mouthpiece ng mga hindi naman nanghihingi. Hindi naman nanghihingi yung ABS-CBN. Ang magbayad ng utang na loob si Liza, right? Because this is a corporation. It's a professional company. They know. Pag bumalik si Liza at gagawa ng movie, gusto nila sa kanila. Dahil alam nila magiging hit. Oo. Yan yung professional ABS Star Magic. Pero itong sila OJ Diaz at si Christy Fermin, yan, susunog ng ano? Nagsusunog ng bridge. All because for 14 minutes nagsalita yung bata. Na hindi naman sila ano, hindi naman sila tinira isa-isa, di ba? Yung sarili niya kinikwento niya. Eh. Okay, so gusto nila magbayad si Liza ng utang na loob. Pero itong definition nila ng ano, tanong mo sa kanila, okay, sige, magbabayad si Liza. Ano bang definition ng utang na yan para mabayaran ni Liza? Hindi nga ba sabi, ang pera daw ang pinakamadaling bayaran na pagkakautang. Kasi may numero, di ba? Kasi may katumbas kagad. Alam mo kagad eh. May katumbas. Ang mahirap yung utang na loob. Walang presyo yun. Walang mismo. Hindi mo matitimbang, hindi mo gano'n. Walang katapat na kaya. Timbang, walang katapat na kahit ano. Oh. Ang tanong dyan, paano mo babayaran yan? Paano babayaran ni Liza ang utang na hindi matimbang? Ang utang na walang presyo? Ang utang na, wala, utang na walang katapat? Na kahit ano? Oh. At kung hindi mabayaran dahil ganyan nga yung nature ng utang, ibig sabihin habang buhay, meron siyang utang. Sarap niya. Sarap yan sa game. Tao. Hindi, hindi. Hayo. Hindi. Masusukat. Hindi, hindi. Malaki. Oo. Matitimbang. Hindi, hindi. May presyo ba to? Wala, wala, wala. May katapat, may katapat. Wala, wala, walang katapat. Kahit ano, walang katapat. Wala, wala. Kailangan bayaran. Oo. Mababayaran. Hindi, hindi. Kailangan mong bayaran pero hindi mo mababayaran? Kayo na maging Liza Soberano. They are asking her to do the impossible. Kaya mabuting bata itong si Liza eh, no? Kasi di niya sinisingil ng utang na loob, si OG, tsaka yung mga tao. Pero focus tayo dun sa nagsasabing tatay daw siya. Oo. Quits lang sila, di ba? Quits! Ano man hirap at gastos nila kay Liza, nabayaran na niya yun. Oo, tagal nilang naging cash cow si Liza eh. And naging road to fame din nila si Liza. And I don't think magiging ganong kasikat yung artista na inalagaan nila kung hindi si Liza yon, no? It has to be Liza. Kung sabihin mo, si OG responsable dyan, yung kiniklaim nung nanay Christy nila eh, na hindi sisikat yan kung hindi si OG ang humawa. O edi dapat sampu yung Liza Soberano level na develop ni OG. Kasi magaling ka pala, edi kahit sino kunin mo, magiging Liza Soberano. Ang point ko, no, hindi ko inaalisan ng achievement si OG, pero ang point ko is, huwag nyo nalagyan ng utang na loob dyan sa equation dahil balance lang sila. Oh, walang dapat naniningil. Quits! Na si
sinasabing maganda ka lang. Pero wala kang utang na loob. 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 Given na yung OJ Star Magic and ABS-CBN will look for and develop talents. No, trabaho nila yan. But you cannot just place any person doon sa pwesto ni Liza and expect na sisikat like Liza Soberano. No, kahit lumuha pa ng dugo si OJ Diaz. Walang formula. Walang one secret formula. Otherwise, you will be producing Liza Soberano left and right. Dapat merong potential yung Liza Soberano, yung artista, para maging Liza. And no one is discrediting the contribution of anybody. Pero dapat equal footing sila lahat. No? ABS-CBN, Liza Soberano, OG Diaz, o sama mo na si Tita Loni. Equal footing. Walang nakalalamang na pwede mag-demand ng utang na loob. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. No? Kaya si Christy Fermin at mga katulad niya, yung ringleader nila, si Nanay Christy nila, huwag niyo singilin ng utang na loob si Liza. Dahil di rin naman niya sinisingil kahit sino ng utang na loob. Eh, ang daming meron nakain dahil doon sa bata, di ba? Nag-hit talaga siya eh. Hirap kumawala yan si Liza sa mga handlers niya na adults. Di ba ikaw nga? Ikaw na nanonood. Ikaw, oo, ikaw. 18 years old ka na, hirap ka pa magpaalam sa nanay mo. Manonood ka lang ng sine. Oh, Nadine and Viva, parang may issue sila nun. Kasi nga lumalaban. Pero itong si Liza, masyadong mabait. Out of respect that I needed to let him know what my plans were. And I told him, nang maayos, nilinaw ko sa kanya, Tito Oji, I'm grateful for you. I'm so thankful for everything that I've achieved and experienced because of you and your guidance, and I will forever hold in my heart the lessons that you have taught me. It will forever be a part of me. Sinabi ko yun sa text ko sa kanya. 5 months before your contract ended. Yeah. And super, like, nung una natakot po ako sabihin sa kanya yun kasi I didn't know kung paano niya itatake yun. See? Oh, takot pa siya. She texted niya yung pagpapaalam niya. Ibig sabihin, hindi niya masabi. Paano niya sasabihin na mawawala na sila ng cash cow? Kayo, sa nanay niyo, sabi ko nga, di ba, ganyan kayo? Yes ng yes. Only way out, mag-asawa para makapagbukod na. 32 years old ka na, pero hindi mo pa rin masabi na ikakasal na ako. Magbubukod na ho kami. Wala na rin ho yung sustento nyo. Papalamig lang yan si Liza. No, they're already planning. She'll do projects sa Pilipinas, of course. Kaya yung mga supporters niya, kailangan magsalita kayo. According to their nanay Christy, they operate based on utang na loob. That was the only way for Liza to escape this relationship, to stop the negotiation, no? To avoid further conversations / negotiations with her 60% management team. Na sila. Baka kung harapin niya sila mag-isa, no? O sige, mag-meeting tayo sa conference room ng ano, sa Ignacia. Baka paglabas ng conference room, bumalik sa 60% yung commission ng management team niya. Na-convince siya. Oh. Kita mo, hindi nakahirit si Tatay OG niya. Kasi wala naman siyang connect sa Hollywood eh. Oh. Eh kayo nga, di ba? Ahente ng insurance. Oh, gusto makipag-meeting sa inyo. Iwas kayo ng iwas. Ay, may gagawin ako sa Sabado eh. Kasi pag kinausap nyo na, ang hirap humindi. Oh, ito pa kaya. Mga veteranong negosyador, mga tatay at nanay, tito at tita niya, ang kakausapin niya. She'll negotiate in the future, I'm sure, with ABS-CBN, pero under different circumstances na. No? Equal footing na sila. M-
maraming salamat nga pala sa aking nanay at tatay sa pagpapalaki sa akin, sa pag-aaral. Hindi ako magiging abogado, kundi dahil sa inyo, kay OG Diaz, kay Liza Soberano, kay Nanay Christy Fermin, dahil mayroong content ang aking channel ngayon. Integrated Bar of the Philippines, the Supreme Court of the Philippines, State Bar, mga nagmamanage ng mga abogado sa Amerika, sa New York, at sa Pilipinas. Maraming pong salamat. Misis ko na nurse, syempre. Lahat na rin ng frontliners for going to work so we can stay home noong panahon ng pandemya. Mga abogado, paralegal, mga judges, sino pa? Yung mga kliyente na nagbabayad o yung mga hindi nagbabayad, maraming salamat din po. Pero yung mga nagbabayad dahil sa inyo, no, may kinakain kami. Kala nyo hindi ako magpapasalamat sa huli, ha? Hindi nyo pwedeng sabihin ako'y walang utang na loob.